Hello, ka-trade, kumusta? Maituturo ko sa inyo ang simple trading strategy na popular sa mga forex trader. At napakadali lang itong gamitin, kaya pwedeng-pwede sa mga beginners. So napakadali lang mag-sell tsaka mag-buy dito. So tingnan natin sa chart, kapag nakita natin sa resistance, tapos yung stochastic natin ay nandito na sa level na ito. Kapag buy trade naman, pag nakita natin yung stochastic ay nasa 20 level, tapos yung candlestick nasa support level naman, so dito naman magandang mag-buy. So ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ito, paano i-download yung mga indicator, paano ilagay sa chart, at libre lang ito lahat. Okay, so may dalawang indicator tayong gagamitin, ang support and resistance indicator at stochastic indicator. So libre nating ma-download ang support and resistance indicator. So dito sa fxindicators.net, lagay ko yung link sa baba sa video description. Libre lang ito. So itong indicator na ito ay para ito sa MetaTrader 4. Okay? So kung gumagamit kayo ng MetaTrader 5, so maghanap lang kayo ng support and resistance indicator na pang MetaTrader 5. Marami naman dyan. So ito, na-download na natin. Open natin yan. Tapos, hilain natin ito. Ilagay natin sa desktop natin. Okay? So ito na yon, support and resistance indicator. So kung hindi nyo mabuksan itong folder na ito, kailangan nyo mag-install ng WinRAR sa PC ninyo para ma-open nyo yung file. So ang gagawin natin ka-trade, install natin ito sa MetaTrader natin. I-copy natin yan. Tapos, punta tayo sa MetaTrader 4, punta tayo sa File, Open Data Folder, punta tayo sa MQL 4, sa Indicators. So dito natin i-paste natin yung na-download natin. So nandito na ang support and resistance. Okay? So ang kailangan natin, i-close lang natin yung MT4 natin, tapos open lang natin ulit para gumana yung indicator na in-install natin. So kahit anong indicator na i-install nyo, ganun yung paraan sa pag-install sa MetaTrader 4. So, palitan lang natin ng kulay itong chart natin para mas maganda. Gawin natin puti. Background, gawin natin itim. Kayo bahala kung anong gusto ninyo. Okay? So, gawin ko lang to para maliwanag rin yung screen ko. Para maliwanag yung pagre-record ko. Ayan. Candles. So, ngayon, install natin yung support and resistance indicator. Punta tayo sa Insert, Indicators, Custom, hanapin natin ang support and resistance. Yan. So, check mo lang to dito sa common. Wala ka nang babaguhin dyan. Click mo lang yung OK. So, kung makita natin, lumabas na dito yung support and resistance indicator natin. Itong kulay red sa itong kulay blue. So, ngayon, ano ba ang support and resistance indicator? Ipapaliwanag ko para may idea kayo sa ginagamit yung indicator or strategy. Okay, so, nasa hour 1 time frame tayo ng Euro-USD. So dito sa price range na ito, makita natin yung price, taas-baba lang siya. At nagguhit siya ng resistance, resistance yung taas, support naman yung baba. Ang ibig sabihin ng resistance, yan yung ceiling price or pinakabubong or pinakatuktok na presyo ng Euro-USD sa time na ito. So makita nyo, pagdating dito banda, so bumaba na yung presyo. Diba? So dito, posibleng bumaba na yung presyo. Okay? So, dyan tayo pwedeng mag-sell. So, yung support naman, yun naman yung pinaka sahig or pinaka baba na floor price ng Euro-USD. Yan, dumating dyan. So, tumaas yung presyo. Diba? So, yun lang yung ibig sabihin ng support and resistance indicator. So, kinukuha natin yung pinaka taas na price level at pinaka baba na price level. So, nagmamarka siya ng support and resistance indicator or level. So dito sa price range na ito, kasi dito sa previous price range, example ito nung nakaraang buwan ito or nakaraang taon, ito yung price range niya, ito naman yung kasalukuyan. So dito tayo kumukuha. Okay? So ngayon, ang pangalawang indicator na gamitin natin, so nandito lang yan sa MT4, hindi natin kailangan i-download. Punta lang kayo sa Insert, Indicators, Oscillators, tapos hanapin nyo ang Stochastic Oscillator. Okay? So, hayaan nyo lang yan, yung kulay, kung gusto nyo baguhin, gusto nyo kapalan. Yan. Okay? Click nyo yung okay. So, lalabas ito ngayon. Ito yung Stochastic Indicator. So, kung napapansin nyo, meron itong line dito sa taas, 80, dito naman sa baba ay 20. At meron siyang parang moving average dito sa gitna, yung kulay red at kulay blue.
So, paano gamitin yung indicator na ito? So, pagdating dito sa level ng 80, pag dumating dito yung moving average, ang ibig sabihin niya na ang price ng EURUSD ay overbought na. Ibig sabihin, masyado nang mahal yung presyo ng EURUSD. Pwede nang bumagsak ulit yung presyo. Ayan, parang peak price niya. Ayan, kaya dito tayo pwedeng mag-sell, di ba? Okay? So kapag bumaba naman sa 20 level, ang ibig sabihin naman nun, diba, nandito, ayan, yung mga level na yan, oversold naman. So masyado namang mura yung presyo, murang-mura na, pwede nang tumaas ulit. So halos pares lang ang concept ng support and resistance. Sa support and resistance, ito yung level ng pinakamahal na presyo, ito naman yung level ng pinakamura na presyo or pinakamababa na presyo. Okay, so paano gamitin yung dalawang indicator na ito? Okay, so paano gamitin ang dalawang indicator na ito? So napakadali lang. So pwede natin itong gamitin sa lahat ng time frame kung saan kayo nagtitrade. Kung gusto nyo day 1, hour 1, or scalping kayo ng M5, pwede nyo gamitin. Okay, so dito tayo banda. So example, makita naman natin yung price ay nandito sa level na ito. Okay, tapos yung stochastic natin dito pa lang ay nandito na. Nag-touch na dito sa 20. So dito tayo mag-open ng buy trade. Pwede tayo mag-buy. Okay? So dito naman, sell trade, makita natin dumating dito sa resistance level. Kaso lumagpas pa nga, di ba? Ito, lumagpas pa to. Lumagpas pa. Tapos nandito, overbought na siya. So pwede tayong mag-sell. Okay? So example, nag-sell ka dito. Kung maliit lang yung stop loss mo, so pwedeng ma-loss ka. Ito, example ng loss trade kapag maliit yung stop loss. Pero kapag malaki yung stop loss mo, kasi malayo naman yung take profit mo, yung target mo hanggang dito sa baba. So okay pa rin yung trade. Ayan. So ganyan siya kung paano gamitin. So pwede mong i-save itong template. Template, save natin. Support and resistance, stochastic. Ayan din dyan. So try natin sa ibang time frame. Okay, lipat tayo sa M5. Okay, nandito tayo sa M5 time frame, EURUSD pa rin. So example, dito magti-trade ka. So ito yung support natin, kulay blue. Ito yung resistance natin, R1. Meron din dito sa taas, R2. So ito na yung main resistance natin ngayon kasi galing dito sa taas yung price. So nakita mo dito, nag-touch sa support. So magandang support ito kasi makita nyo yung price. So hanggang dyan lang talaga. Yan. So stochastic sa baba. So magandang signal yan para mag-trade ng buy. So pagdating dito, kailan ka magbabuy? So hintayin mo na merong malaking green candle or sunod-sunod na green candle na parang ito kasi dalawang red. So lumiit na siya, humina na siya, nagkaroon ng malaking green. So dyan ka magbabuy. Parang hintayin mo tumulak naman ng konti pataas doon ka magbuy. So example, dito ka nagbuy dyan sa level na yan. So saan mo lagay yung take profit mo at stop loss mo? So syempre yung TP mo, so dito na yan sa resistance level. Pwede dito banda yan, dyan banda yung TP mo. So sukatin natin ilang pips. Yan. So nasa 27 pips. So kung 1:1 lang yung risk reward ratio mo, mag take profit ka ng 1, stop loss ka ng 1. So 30 pips din yung stop loss mo kung dito ka nag trade or 27 pips. So mas mababa pa dito, dito pa yung banda sa baba. So napaka safe ng trade mo, ang layo ng stop loss mo, napaka layo dito sa support level. Okay, so magandang trade dito. Ayan, mukhang pataas na, mukhang mag take profit nito. Pero paalala ka trade ha, hindi ito 100% sure win na indicator. Pero makatulong ito sa trading strategy nyo, sa trades nyo, sa forex trading. Okay? Kung dito lang yung stop loss mo, so kunti lang yung risk mo, times 2 yung take profit mo. Pero posible kasi mag-breakdown. Kaya maganda mag-open ng trade, hintayin yung umangat muna. Umangat muna ng konti bago kayo mag-open ng trade. So check natin sa ibang currency. So check natin sa gold. So ilagay lang natin, punta kayo sa template, i-load nyo lang yung sinave natin na template. So makita natin, hindi siya maganda gamitin sa gold. Kasi alam natin yung gold trending, di ba? Bulusok pataas, bulusok pababa. Kaya parang ito, gusto ng strategy na ito, mapabalik-balik lang taas baba. So tingin ko hindi siya pwede sa gold. So tingnan natin dito sa GBP USD or 1. So makita natin, ang ganda ng ano dito, support and resistance level. Ayan. So pabalik-balik lang talaga sa dyan. Ayan. So dito sell ka. Ayan, sell ka dyan. Sell ka dito. Sell ka dyan. Tapos dito nag-buy ka. Diba?
So, kahit ganyan yan, mga ilang pips din yan, maliit lang din yan, pero 40 pips din yan. Ito, 670 pips. Ito, kung dito lang, 55 pips, pero mababa pa siya. So, nag-breakdown na siya. Kaya mas maganda talaga na hintayin nyo muna ang example ito, kung mag-buy kayo dito, dito banda, kasi nasa support, tapos dito yung stochastic. So, pula pa siya, dumiretso. Hintayin nyo muna magkaroon ng green candle, katulad nito, para mag-buy. Okay? So, yun ka-trade, padali lang gamitin ito. So, i-practice nyo muna sa demo account or sa maliit na trading account bago nyo gamitin sa malakihan. Salamat sa panonood. Bye-bye.